Ah, ada apa yang mau tahu? Ah, udah dong. Hello, Sir Adinel. Ano nga ba ang operating system? Ay, hindi ko alam eh. Yo, what's up? Nandito ngayon tayo sa Mini Forest sa Malolos upang maghanap ng mga estudyanteng may alam sa operating system. So ako muna ngayon ng video para hindi man ako lagi nasa camera. Back to you, Carl! Yo, no, tara na. Tara tayo ng mga interview. Oh, mga kasama pala natin ito eh. Ano ba paano balita? Uy, nandiyan pala kayo, boy. Nandiyan pala kayo, ah. Eh, ganito lang tatanong namin. Oh. Ano pang pagdagdag lang sa video namin? Pagdagdag lang din to, okay lang ba? Oh, sige, sige, sige. Para-parasan tayo mga ano eh. Anong unang pumapasok sa inyo, isip nyo pag sinabing operating system? Ganyan, oh. OS, pang-computer ba? Oo, oh, pang-computer. Kapag pang-computer, ayun yung ano, pinakang main program nung ano, nung computer. Pag wala yun, pwedeng di gumana yung PC. Ah, ikaw Joshua, anong... Ito, tanungin mo, ano? Magaling kasi ito boy. Ayan ba talaga yung magaling? Oh, magaling to. Tanungin mo. Ikaw, anong alam mo sa operating system? Ulit nga nang sabi niya. Ito lang sabi niya, kamarayos naman sa akin. Oo. Oh, yan ngayon naman sabi niya. Huwag na. O, magbigay na lang kayong dalawa ng... dalawang operating system na computer. Dalawang operating system? Oo. Oh. Ano? Windows tsaka Mac. Okay na ba yan? Okay na yun, ikaw Joshua. Ganun lang din. Tulad nga na sabi ko. Para order lang sa Jollibee. Ganun na lang din. Ganun na lang din. Sige na, nag-ano. Okay na yung pampadagdag. Oh. So yun, oh. Ina-interview po natin. Ano natin yan, tropa natin. Ayun pa yan si Joshua. Oh. So, plano po namin, maghahanap po kami ng mga ibang ma-interview pa dito. So, medyo konti kasi. Kasi Semana Santa na eh, medyo konti yung estudyante dito. So, eto. Yan, di naman pwede yan, no? Kasi bata pa yan. So tara, ikot-ikot lang tayo. Hanap tayo ng mga interview. So yun. So guys, kaya natin maghanap ng pwede may interview dahil isa lang yung na-interview namin na ano, nag-propose niya. Eto si Kuya, mukhang mayaman. Ano po pangalan nyo? Gab po. Gab? Nag-aaral po kayo? Hindi po. Ay hindi, pero mukhang mayaman. tatanungan po namin kung anong unang pumasok sa isip mo pag narinig mo yung operating system? Windows. Tapos? Kung may iba pa, Mac, Ubuntu, Linux. Para sa iyo, ano yung pinaka-the best na OS? Para sa akin yung Windows, kasi yung Windows, parang open siya sa lahat, unlike yung Mac na limited lang dun sa kanila. Ayun. Ayun guys, meron tayo nakausap. Maghanap tayo ng iba pa. So yun, no, guys, no, huwag mo na mag-isa. Lakad-lakad muna ako. Muli si Jim eh. So, ano pa yun ang mga interview ngayon? Okay, uy, sakto. May lalaki nakapula dito. Boss, boss! Balita, pwede ba kitang ma-interview? Sige po. Ano lang, tungkol sa operating system, madali lang. Wait lang kayo. Ayusin ko lang yung mic. Kaya lang. Boss, anong ano? Saan mo nagtatrabaho? Ngayon, wala pa. Ano pa lang ako, graduate ko pa lang. Yun o, nice one. Congrats. Fresh grad. Yan, ano ko lang. Tanong ko lang, anong unang pumapasok sa isip mo pagka sinabing operating system? Operating system? Sa pagkakatanda ko, sa computer yan, di ba? Oo, sa computer. Ang alam ko, yan yung mahawak sa mga application para maparan mo yung bawat program sa computer. No, tama, magandang description yan. Isa pang ano, magbigay ka nga ng mga operating system na alam mo. Yung pinaka-common, yung sa Windows na gawa ng Microsoft, tapos yung sa Apple naman, yung mga Mac, tapos Linux, tapos meron pa dyan yung Ubuntu, mga ganun. Eh, para sa'yo, ano yung pinaka-trip mo na operating system, yung talagang lagi mo ginagamit? Windows, syempre, kasi madaling gamitin. Hindi gaya ng ibang ano dyan, ibang operating system, at saka madaling makakita ng kopya. Parang kilala ko itong tripod na ito, boss ah.
Ay, hindi. Ano, iniram ko lang yan eh. Iniram mo lang ba yan? Kaya pala parang pamilyar eh. Sige, sige boss. Thank you. Ah, salamat, salamat. Mawala kasi isang... administrator dito sa Bulacan First sa TPWH sa Malolos. Ako si, ano, si Diana Hoson. 15 years na ako dito. Dito sa network mula 2012. 7 years na rin. Yeah. Ilang computers po yung nakakonek sa server natin? Sa network? Yung connected, yung 67. Yung server naman, 3. Ano po yung operating system na mostly naka-install dun sa mga computers natin sa department? Windows 7, 8, saka 10. Pro. Puro Pro. May XP pa nga. Pero mga luma na yun. Mga luma na yun. Ano naman pong operating system yung naka-install sa pinaka-main server po natin? Yung main server natin, dun yun eh. Windows Server 2012 Standard. Yung dalawa, Windows Server 2008 R2 Standard. Para po sa inyo, ano yung difference between server OS at yung pinaka yung client lang po, sa mga consumer na... Yung kasi yung server, kaya yung server naman, hindi mo naman magagamit yung pang-type-type. Walang naka-install na iba. Pang, ano lang, admin server, yung mga pang-edit-edit, reset. Wala lang mga pang-admin na gamit. Pero yung client OS, yung gamit ng mga user. Pang ano, type-type, ano-ano, mga application na para sa user. Ba't po sa tingin nyo, Windows OS yung karamihan na ini-install lagi ng mga standard na user nito sa... Eh, yun talaga, Windows, Microsoft. Hindi ba pwede yung pang Mac? Talagang simple, madaling gamitin, diba? Kaya mga ta-office na gumamit ng... Meron ba? Ano nga ba ang operating system? So basically, yung OS, ano siya? Set of program ng para sa computer para gumana siya ng matino. So para mag-run yung buong system. So ang ginagawa ng OS, bal, ano siya? Siya yung nagmamanage ng mga programs na ginagamit natin. So ang alam kasi ng ibang tao, yung OS, about lang siya sa logo. Yung pagka binuksan nila yung PC nila, yun yung nakikita ng logo. So yung OS, hindi lang siya about dun. So ang OS kasi, so kung maganda yung UI ng OS na yon, mas nakikita siya as useful nung ibang user. May tinatawag kasing system call. So ang ginagawa nun, halimbawa may gusto kong i-run na program. So ang mangyayari kasi, di ba, i-click mo siya. So ang mangyayari nun, yung OS, makikita niya yon, na makikita na niya rin yung kailangan na RAM nun, na kailangan na memory, yung mga kailangan na resources niya. So basically yung OS, siya yung nagmamanage yung mga ganung bagay sa loob ng system para gumana yung mga program natin. So, isa rin sa gawain niya is yung mag-schedule ng mga task kung ano yung dapat i-prioritize. Kasi karamihan sa OS ngayon, nakakapag-multitask na, hindi siya tulad nung dati. Karamihan ng UI ngayon. Kung ano yung nasa task na program, yung halimbawa naglalaro ka, naka-full screen, yun yung priority ng OS na doon niya i-allocate yung kabuuan ng processor niya. So, trabaho rin ang operating system yun. So, nagagawa rin ng OS na mag-execute ng program at kaya niya ring mag-terminate nun. Depende dun sa ginagawa ng user, sa mga mouse clicks, sa mga command na ganun. So, user pa rin yung nag-dictate kung ano yung magagawa ng
operating system. Tsaka yun nga, yung bawat OS, iba-iba yung UI niya. So, iba yung sa Mac, iba yung sa Windows, iba yung sa Linux, tsaka iba yung sa Solaris. Ang pinaka-common na ginagamit na OS ngayon is syempre yung Windows. So, isa na rin, sa dami kasi ng nakausap ko na rin, eh, mas gusto nila yung Windows kasi mas madali itong gamitin tsaka naka-customize, depende dun sa pangailangan nila. Yun nga lang, yung Windows, eh, may bayad. So, pero karamihan naman kasi nang gumagamit sa Windows dito sa ng Windows dito sa Pilipinas. Alam niya na pirated sa mga comp shop ganun. So, kumbaga hindi na bago 'yun. Kung bakit din sikat kasi madaling i-crack yung Windows. Yung sa Mac naman, marami rin gumagamit. Yun nga lang, ang mga nakaka-afford lang kasi noon is yung may mga pera. Kasi ano, medyo may kamahalan yung mga ano mga MacBook ay yung pwedeng paggamitan ng Mac na yung Macintosh na OS. So siguro yun yung isang dahilan kung bakit hindi ganun karami yung gumagamit ng Mac. Siguro yung gumagamit lang yung mga businessman na mas gusto yung simplicity nung operating system na hindi nila gustong masyadong customize. Doon naman sa Linux, kagandahan doon, ano siya, open source. So ikaw kung developer ka, gusto mong baguhin yung OS ayon sa pangangailangan mo at i-share din yung sa iba na may same na pangangailangan, pwede mo siyang gawin kasi ano siya, open source siya. Ang mangyari lang is hindi mo siya pwedeng angkinin na ikaw yung gumawa ng Linux. Yun lang ano doon, kumbaga open sa lahat. Kaya isa rin sa dahilan kung bakit powerful yung Linux kasi sa dami ng developers na nagtutulong-tulong. So yun nga, ang Solaris ay... So pag mamayari siya ng Stanford University Network. Yun no, kaya San. So doon din ang galing yung Solaris na currently na yun yung pangalan niya. So yung Solaris kasi pag mamayari na siya ng Oracle ngayon eh. Yun, so... Yun lang, yun na, okay na.